Magandang umaga po sa inyong lahat. Ang sagot sa tanong na ito ay maaring alam ninyo. Ano ba yung tanong? Ang tanong ay kaninong pagdating ang magpapasya kung alin ang ating walang hanggang kapalaran. Ang kapalaran naman ay maaring mabuti o masama. Alin ang gusto ninyo? Mabuti o masamang kapalaran? Mabuti. O, kaninong pagdating ang magpapasya o magdetermina kung alin ang ating, hindi lang ito panandaling kapalaran, ito ay walang hanggang kapalaran. Eh, siyempre, ayun naman ninyo siguro yung walang hanggang kapalaran ninyo ay masama. Kundi gusto ninyo ay mabuti. So, kaninong pagdating? Kaninong pagdating? Pagdating ng Panginoong Jesus. Kaya, dapat tayo, sinasabi sa Ebanghelyo, dapat tayo ay mag-ingat at maging handa sa pagdating ng Panginoon. O paano tayo mag-ingat at maging handa sa pagdating ng Panginoon? Ang tanong na ito ay sinasagot ng lahat ng pagbasa ngayong unang linggo ng Adbiyento. So sa unang pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías, tama po ba? Propeta Isaías, sinasabi dito pagkatapos binanggit ang tungkol sa pagdating ng Panginoon. Ano ba yung sinasabi rito? Sinasabi rito, pagkatapos banggitin ang pagdating ng Panginoon. Iyong tinatanggap ang nagsisikap sa mabuting gawa. So sa pagdating ng Panginoon, ang tatanggapin lang niya ang nagsusumikap sa mabuting gawa. At ang iyong aral at tuntunin ay ginugunita. Sa makatuwid, ayon sa unang pagbasa, mula sa aklat ni Propeta Isaías, tayo ay nag-iingat at naghahanda sa pagdating ng Panginoon. Paano? Una, tayo ay nagsisikap sa mabuting gawa. Amen? Ibig sabihin, sinisikap natin na ang laging ginagawa natin ay mabuti. At ikalawa, lagi nating ginugunita ang aral at tuntunin ng Panginoon. Saan ba natin makikita ang aral at tuntunin ng Panginoon? Saan? Sa simbahan. Tama. Dito sa pangangaral ng pare,
sa homilya. Pero yung talagang saan ang basihan ng mga aral at tuntunin ng Panginoon ay siyempre sa Bible. Kaya dapat sana tayo ay laging nagbabasa ng Biblia, dahil kapag nagbabasa tayo ng Biblia, nagugunita natin ang aral at tuntunin ng Panginoon. So yan. At siyempre dito sabi ni Sister sa simbahan, dahil dito ipinangaral o pinapaliwanag ang aral at tuntunin ng Panginoon. Kaya sa unang pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías, may dalawa tayong dapat gawin para tayo ay nag-iingat at naghahanda sa pagdating ng Panginoon. Lagi una, lagi tayong nagsisikap sa mabuting gawa. Ikalawa, lagi nating ginugunita ang aral at tuntunin ng Panginoon. Nakuha ba natin yan? Importante kasi yun eh. Amen? Ayon naman sa ikalawang pagbasa, mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto, sinasabi rito, ang katotohanang ipinangaral namin tungkol kay Kristo ay malinaw na nakikita sa inyo. Ano pat hindi kayo nagkukulang sa anumang kaloob na espiritual habang hinihintay ninyo ang namahayag ang ating Panginoong Hesukristo. Kailan ito mahayag ang ating Panginoong Hesukristo? Sa kanyang muling pagbabalik. So, dito sinasabi sa mga salitang ito, dapat nakikita sa atin o nakikita sa ating buhay ang katotohanang ipinangaral tungkol kay Kristo. Hindi sapat na ipinangaral lang sa atin. Dapat yung ipinangaral sa atin ay isinasabuhay natin, kaya malinaw na nakikita sa atin. At sinasabi pa rito sa ikalawang pagbasa, kayo'y aalalayan niya hanggang sa wakas upang matagpuan kayong walang kapintasan sa araw ng ating Panginoong Hesukristo. So dito, tayo ay nag-iingat at naghahanda sa pagdating ng Panginoon kung sinisikap nating walang kapintasan. So dito sa ikalawang pagbasa, dalawa rin ang dapat nating gawin para mag-ingat at maging handa sa pagdating ng Panginoon. Una, dapat laging malinaw na nakikita sa atin ang aral na ang katotohanan ng ipinangaral tungkol kay Kristo. O ngayon, ipinangaral ko sa inyo ang aral tungkol kay Kristo. Dapat 'yan ay maliwanag na nakikita sa atin. At ikalawa, dapat lagi tayong walang kapintasan. At ayon naman sa Ebanghelyo, sinasabi rito, may isang taong
umalis para maglakbay sa malayong lugar. Pero bago siya umalis, anong ginawa niya? Ipinababahala niya ang kanyang tahanan sa kanyang mga alipin at binigyan sila ng kanya-kanyang gawain at iniutos sa bantay pinto na dapat laging handa sa kanyang pagdating. Bakit? Sabi niya, baka sa aking bigla ang pagdating, maratnan ko kayong natutulog. So parang ganun din ang inaasahan ng Panginoon. Sana hindi tayo natutulog. At tayo ay natutulog kung hindi natin ginagampanan ang mga ipinabahala sa atin ng Panginoon. Ibig sabihin, tinutulugan natin ang mga responsibilidad na ibinigay ng Panginoon. At ano yung mga responsibilidad? Yung mga aral at tuntunin po niya. So, mga kapatid, lima ang dapat nating gawin para tayo ay nag-iingat at naghahanda sa pagdating ng Panginoon. Ano yung una uli? O, nakalimutan na natin. Nagsisikap sa mabuting gawa. Paano? Yun ang ikalawa. Dapat lagi nating ginugunita ang aral at tuntunin ng Panginoon. Ano pa? Ikatlo, dapat tuntay nagsisikap sa mabuting gawa, dapat nakikita sa atin ang katotohanan ng ipinangaral ng Panginoon. At ikaapat, dahil nakikita nga sa atin ang aral, ang katotohanan ng ipinangaral tungkol sa Panginoon, tayo ay walang kapintasan. At tayo walang kapintasan dahil hindi natin tinutulugan ang mga responsibilidad na ibinigay sa atin ng Panginoon sa pamamagitan ng mga aral at tuntunin. Maliwanag? Parang amen? So una, kayo ay laging nagsisikap sa mabuting gawa. Amen po ba yun? Ikalawa, kayo ay laging ginugunita ang aral at tuntunin ng Panginoon. Amen? Ikatlo, nakikita sa inyo ang katotohanang ipinangaral tungkol kay Kristo. Amen po ba? Ikaapat, lagi kayong walang kapintasan. Amen? At ikalima, hindi ninyo tinutulugan ang mga responsibilidad natin bilang mga alagad ni Kristo. Kaya kung kayo ay nakalima o nakalahat sa mga ito, ay siguradong kayo nga ay nag-iingat at naghahanda sa pagdating ng Panginoon. Amen? Kung gayon nga,
ang nag-aantay sa inyo ay walang hanggang kapalaran, mabuti o masama? Mabuti ba o masama? Bakit mahina? Ayun niyo yata ng mabuti. Mabuti o masama? Mabuti. Mabuti dahil lagi kayong nag-iingat at naghahanda sa pagdating ng Panginoon. Amen!